Okay guys, welcome ulit sa panibagong vlog wherein naglilinis ako ng motor, ngayon nakabaklas lahat. Yan. So naisip ko lang, nung naglilinis ako, may ganito ako. Tawag dito, velocity. Sabihin nyo na lang Toroto, tapos meron tayo mushroom air filter from Uma Racing. Doon yung throttle body natin, naglilinis lang. Gusto ko lang pag-usapan to, yung dalawa, kung ano bang kaibahan, ano bang advantage, ano bang disadvantage ng naka-open, tapos naka-air filter. Unahin na natin to. Tawag talaga dito, velocity or air funnel or basta, nasa sa inyo na kung anong gusto nyong term na gamitin. Pero usually ito, pag ginagamit or sinasalpak to sa bandang throttle body, which is ang position nyan na ganito. Yan. Short vlog lang naman to. Masabing ko lang advantage nito. Advantage kasi nito guys, open siya. Kumbaga, pagpiga mo ng silinyador, bumukas yung valve o yung throttle body mo, higop agad yun ng hangin, which is more air is equals to more power, syempre more fuel. Yung fuel economy nyo or consumption nyo is medyo magdi-decline. Ang advantage nito is yon, may dagdag lakas sa motor pag na proper tuning ng ECU. Sa ECU, yung fuel map niya, syempre, pag ginalaw mo yon, mas marami na yung hangin na pumapasok kaysa sa gasolina. Ang resulta, magiging lean yung tono ng motor nyo, which is bad. Sa mga nag-iisip na or nagplaplano dyan na magpalit ng ganito, velocity, siguraduhin nyo munang naitono ng maayos yung AFR nyo or yung ECU nyo, ECU ng motor nyo, para makagain kayo ng result kesa naman sa nagpalit kayo ng ganito pero mas abala pa pala sa inyo. Pero ang disadvantage naman nito, like I said, walang air filter. Ayan o, 100% bukas ang throttle body nyo. Mas maraming or mas prone sa dumi yung throttle body nyo or yung pumapasok sa loob ng makina nyo, sa head, sa bore, piston. Mas prone siya sa alikabok, wherein pag kinumpara mo dito sa mushroom air filter, yan, tutok natin sa medyo ayan, konti lang talaga yung ayun, no, yung visibility or yung restriction niya sa throttle body is mas restricted dahil sa filter. So, ginagamit ko rin to dati. Yan. Ganyan siya. So, may result din naman to na magiging or may magiging naman kayong lakas sa motor dahil nga mas manipis siya kumpara mo sa stock air filter ng Sniper. Nga lang, yung air filter ko na to is mushroom type air filter. Mas maliit yung contact or surface area na pinapasukan ng hangin, which is nung sinabi ko sa mekaniko ko, si Sir Jake. Oy, shout out Sir Jake, SAF Racing Team. Congrats, kata-champion ulit nila overall. So, sa ngayon guys, di ko na siya ginagamit, pero for keeps pa rin, baka may paggamitan pa ako. Merong mas malaking surface area si Uma Racing. Yan, dito sponsored ah. Yung super high airflow nila, basta yung malaki, papakita ko na lang siguro dito. So, ang advantage naman nito, may filter siya, which is nasasala niya yung dumi, sasala niya yung mga alikabok na pumapasok sa engine nyo. So, sa mga daily driven motorcycles or sa mga daily use, mas prefer talaga may air filter. Ako kasi, ang gamit ko ngayon, nakalagay itong velocity dun sa throttle body, pero nakapasok siya sa airbox. Actually, kalilinis ko lang, kaya sobrang linis niya ngayon. Nung binaklas ko to kanina, sana pinicturean ko para mapakita ko, sobrang dumi, kati dito sa loob. Ayan, nilinisan ko na. Pati ito, nilinisan ko na rin. Sobrang dumi niyan kanina. So, malinis na yan. So, ang setup ng akin, naka-configure, nandyan pa rin yung airbox. Nandyan pa rin. Pero, yung velocity o yung funnel, nakalagay dito sa loob. Paano ko may papasok? Siyempre, tinabasan namin to konti. Dito yan. Yan.
Yeah, nakaganyan. Parang ganyan yung setup niya pag kinabit sa mga throttle body. Safe pa rin naman kasi nasa loob ng airbox. Nakakasagap man ng dumi or debris, pero hindi naman yung ganun karaming nasasagap kasi nasa loob pa rin ng airbox. Pati to, nakalagay pa rin to, yung cap ng airbox dito. Hindi ko pa nalinisan, no? Nakaganyan pa rin siya. Tapos, nasa loob yung velocity. Which is, pag naka-air filter ka, kahit pag mo na ilagay ito, ito na lang, salpak mo. Pwede rin yan. Usually kasi, pag nag-endurance ako, ito yung gamit ko. Dalawa kasi. Ito yung stock ko dati, pero tinabas namin. Tapos, bumili ako ng extra na airbox sa baba. Pag nag-endurance ako, especially pag endurance, medyo kailangan ko ng mas performance na setup. Nakaganyan yan, kapasok yan, tapos bukas sa loob. Ngayon, yung velocity ko, nakalagay dyan. Yan, tapos sa baba, yan, open. Yan, short vlog, short video lang naman to. Not recommended for daily use. Yung mga nakaganito, yung open. Kung mahal na mahal nyo yung makina nyo, mahal na mahal nyo yung motor nyo, huwag kayong gumamit ng ganito. Delikado. Pang race bike lang to. Sa mga, kita nyo sa race bikes, like yung mga ARRC or sa mga race dito sa Philippines. Pagkatapos ng isang karera, baklas lahat yan. Tapos, lilinisin ulit. Parang i-adjust or i-calibrate. Ganon siguro. Kaya hindi recommended to pang daily. Kung gusto nyo man magganito, gayahin nyo na lang yung akin. Lagay nyo pa rin sa loob ng airbox. Yan. Para at least kahit pa paano, safe pa rin. Mas preferred pa rin talaga mushroom air filter. Or yung mga stock nyo na filter, pwede pa rin yun. Pero hindi siya washable, which is ito washable. Pwede mo siyang gamitin kahit kailan mo gusto. Linisan mo. Kung mali ka bok, linisan mo. Tapos kabit mo ulit. So pwede yun. Reusable, washable, pwede yun. Sa video na to, wala na akong masyadong tatopic pa. Wala na akong masyadong sasabihin. Nga pala, shoutout Team NS. May bago na kaming logo. Makikita nyo dito. Ginawa kong watermark. Hey guys, bounce na ako. Kung may natutunan mo kayo sa video na to, like, share, comment lang sa mga may gustong tanong. Subscribe na rin kayo kung di kayo nakasubscribe. Share nyo lang to para makashare din ng knowledge, share din ng setup, ng configuration sa motor. Or at least, lahat tayo magkaroon ng knowledge, ng idea kung paano pa mas mapaganda yung performance or yung mga kanya-kanyang setup ng motor natin. So, once again, this is JC46 Motovlog. Ride safe, keep safe, and peace out.